Hello guys! Hello Farsign! Leo R. Sagittarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome, welcome! Alamin natin ang daily tarot readings mo. Readings talaga. Sa Lunes. Lunes ito guys. Okay, so may 3 cards ka dito. Kumuha pa tayo ng isa. Farsign Leo R. Sagittarius. Ano ba ang messages? Vibration, gabay, energy, person, lahat. Lunes message para sa lahat ng first sign, Leo R. Sagittarius. Okay, appetite. Progress, not perfection. First sign, Leo R. Sagittarius, huwag mo daw na i-compare ang sarili mo sa ibang tao or i-judge yung sarili mo dahil sa nakikita mong success ng ibang tao. Instead, mag-focus ka daw sa kung ano man ang narating mo sa buhay. Okay? And kung ano yung lessons, kung ano man ang blessings, kung ano yung lesson learned na nakuha mo sa journey mo. Okay, thank you. First card natin dito is 11, manifestation. Para siyang ano, Knight of Cups. Ito naman is 3 of Wands. Wow, 9, 14, 5. So, nakikita natin dito, guys, na same din sila. Diba? It's number 5 and number 89. May iba sa'yo dito na posibleng kailangan mag-ingat. Farsign, Leo R. Sagittarius. Kailangan kayong mag-ingat sa mga association nyo. Diba? Like yung mga commitments. Mag-iingat kayo doon sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo ng kwento, pinagkakatiwalaan nyo ng pera, mag-iingat kayo sa mga tao sa paligid nyo. Kasi may mga tao dito na parang hindi mo nakikita eh, pero meron silang mga negative na emotion towards you. Diba? Parang may mga sekreto silang galit, inis, or kano pa man. Grudges, parang ganun. Nakikita ko sir dito, pwedeng siya ay employer mo, boss, katrabaho. Kung makikita mo dito, parang teamwork to, 'di ba? Teamwork. Pero kung makikita mo dito, mayroon ditong fire. So, it's your sign siya, fire sign. Sinasabi ng Brasser dito na etong apat na taong to na kung makikita mo dito, parang ang illustration ay nagsasabi na wow, it's a solid foundation kasi apat kayo na nagpe-pray, nagma-manifest, or kano pa man. Pero mali yun eh. Kasi, ang sinasabi ng Brasser dito, apat na tao, pero may kanya-kanya silang galit sa bawat isa. Diba? So, mag-iingat ka. Dito din, same din siya, pero ang pinagkakaiba nito is 9 of Cups na siya. So, ang pinagkakaiba niya is, may financial kang asosasyon, or may mga kakilala ka siguro sa usaping pera. Like, sa trabaho, nakikita natin katrabaho to eh. O pwedeng employer mo. Na may grudges siya against sa'yo. Pero sa relationship natin, nakikita mo dito na supportado ka ng anak mo kung may anak ka, supportado ng pamilya, ng asawa, or ng mga totoong kaibigan. Okay? So, eto naman, meron sa inyo dito ang naghihintay. Pwedeng ikaw ay matagal ng single, eh naghihintay ka kung kailan darating ang ship mo, 'di ba? Yung relationship kung kailan darating yung trabaho, kung matagal ka nang unemployed. And yun na nga sinasabi ng Brahe, if ever naghihintay ka nang tagal-tagal, medyo disappointed ka na, medyo may impatience nang nararamdaman. Progress not perfection. So isipin mo na may kanya-kanya tayong timeline dito sa mundo. Siguro hindi pa to yung para sa iyo, pero darating siya. Okay? Okay. Ang nakikita ko sa'yo dito, Farsign Leo R. Sagittarius, meron kayo na posibleng plano, like may birthday celebration ng family members, ng parents, siblings,
or pwedeng anak mo, asawa, ang hindi matutuloy. Pwedeng sa araw na ito, for example, travel, vacation, diba? Hindi siya matutuloy sa araw na ito. Pero, sinasabi ng Baraha dito na kahit hindi siya matuloy, tanggap nyo na hindi ito matutuloy. Dala siguro ng maraming trabaho, maraming kailangan ayusin, walang pera, ganito, ganyan. So, for example lang siya ha, mayroon ditong far sign na parents mo. Mother figure kasi to eh. Kasi babae ito. Pwedeng siya ay magbe-birthday, 60th birthday, or kung ano man ang birthday celebration, ilang taon man siya, or wedding anniversaries ng parents. Nakikita ko siya dito, ikaw lang yung wala. Ikaw lang yung walang contribution kasi wala kang pera. Pangalawa, may trabaho ka, busy ka. So, mamimiss mo itong occasion na to, celebration, or mamimiss mo itong housewarming, house blessing, reunion, or ano pa man. Comment down below if resonated ka. Diba? So, nakikita mo to. So, ang nakikita ko siya dito, first and Leo or Sagittarius, medyo, ano ka, medyo nasa downside ka ngayon. Kasi unang-una, wala kang pera. May pera ka man, pero sapat lang yun sa pangangailangan mo. May iba sa inyo dito, may trabaho, pero sobrang baba ng sweldo. Or pwede yung iba sa inyo dito, sumusweldo nga, pero hindi sapat. Tama lang para sa mga basic needs, or yung iba nga, wala talaga. Okay. Yun. So, yun. Isa confirmation again. Mag-iingat tayo talaga sa mga katrabaho natin, or mag-iingat ka kung kasali ka sa mga paluwagan na yan, kasali ka sa mga asosasyon tungkol sa pera, yung may mga groupings, ba? Diba? May involved na pera, lalo na kung umuutang ka sa mga banko, or alam mo yon, yung mga lenders, lending company, ingat-ingat ka, kasi pwedeng may mga tao sa paligid mo na pwede kang trader rin. Okay? Makinig tayo sa ating intuition. Okay, so nakikita ko sir dito, naghihintay yung iba sa inyo dito ng freedom, financial freedom. Ang iba sa inyo, ang dami niyong utang. Marami kayong utang, marami kayong kailangan i-settle. Ang iba sa inyo dito, naghihintay ng financial support or emotional support. Or yung iba sa inyo dito, naghihintay ng mabayaran, naghihintay ng trabaho. Pero, yung iba natatakot na kasi sobrang tagal na sigurong unemployed. Siguro 2 years na, 3 years na, or parang iniisip nyo na nasasayang yung paghihintay nyo. Comment down below if resonated ka. Okay, and sa ilalim niya, sa barahang ito is sinasabi ng baraha na medyo mapapaisip ka sa araw na ito kung etong hinihintay mong relationship or trabaho or pagkakakitaan is para sa'yo talaga eh. Kasi ilang taon ka nang naghihintay, wala pa rin. Parang ganun. So, iniisip mo na kailangan mo nang i-reroute yung iyong focus. Kasi kung relationship to, tumatanda ka na, nagkakaedad ka na, pero wala ka pa rin relationship. Kung trabaho naman ito, dang tagal mong naghintay, pero wala pa rin. So, kailangan mo na siguro ng bagong direction. Okay? So, thank you guys. Bye!